partner, ngayon may problema tayo, window wiper, kasi dumakam sa bagyo na kahapon. Tsaka mga nakarang araw, malakas talagang bagyo. So madalit salita, nag-short to si wiper. Itong window wiper natin, hindi ko alam kung ano pang causes niya. So babaklasin ko, check ko na rin yung pati pinaka switchboard niya, kung anong bumigay, kasi yung switchboard niya malamang bumigay. Hindi ko pa na-check, titignan natin sa diagram kung paano isa-isa. Step by step tayo. Ngayon pagkabaklas nito, papakita ko sa inyo kung paano paggaganay ko. Mamanual ko muna siya, targahan ko ng bultay, lalagyan ko ng linya. Yun, isa-isa tayo. So paano, halika, puntahan natin, gawin na natin. Ito yung window wiper natin, no? Makikita nyo may tubig siya sa loob. So ang gagawin natin dyan, erehan natin siya ng compressed air, then lubrication W40 para lumambot yung mechanical niya, kinematics niya. Then after that, contact cleaner, yung non-conductor, yung pass dry, yun ang gagawin natin. So ito yung diagram ng window wiper natin. Kung makikita nyo, ito yung connection ng capacitor niya, yung yellow and green. Chinek ko naman yung capacitor niya, okay naman yung capacitor na yun, okay yung value yan, okay yung microfarad niya, okay yung lumabas sa tester, walang problema. Yan. Tapos ang susunod natin, i-check yan dito sa switch box. I-check natin yung overcurrent protection niya. Yan, i-check natin yan kung okay siya, kasi ayaw siya gumana kanina eh. Tapos yung space heater, chinek ko naman yan, okay yung space heater na yun, walang problema. Hindi siya pinasok sa loob kasi meron siyang waterproof cover. Yan, space heater yan. Hindi siya pinasok, okay naman siya. Nispray ako ng W40 na lubrication, kaya maganda yung takbo ng ano niya, motor niya. Yan ang connection ng ano, motor. Yan, switch on natin, no? Paganahin natin. Yan. Kung makikita nyo, yan, gumagana yung motor. So madali salita, walang problema yung motor natin. Inisprayan ko ng W40 yan, lubrication, para gumanda yung takbo niya. At pass dry na contact cleaner. Bago nga pala kayo magsimula, dapat complete na ano kayo. Kita nyo ito, mga naka-safety harness ako, nakakabit dito. Yan, pakita ko sa inyo. Yan, nakakabit to. Tapos naka ano ko ito, makita nyo yan, para kung sakaling ano, kahit na safety kayo, kahit na meron pa rin bakal to, kung may railings pa rin to, wag pa kayong pakikisiguro, dahil kasi kailangan always safety first tayo. Lahat ng kilos natin dapat safety, hindi yung basta-basta tirada ka lang ng tirada, kasi buhay ang kapalit. Ang barko marami yan, mga partner, pero ang buhay natin iisa lang. Kahit ano yan, basta may special tools ka lang, may spare parts, kaya mong palitan yan. Pero ang buhay mo, hindi na mo mapapalitan yan. Yan. And ito, kinakabit ko na siya. Kakabit ko lang, nakaunik ko na rin mga wire. May numbering naman siya eh. Yan ah. Mga partner, nasa mataas ako. Ayan. Basta-basta. Window wiper natin, kung makikita nyo, yan, wiper yan. Yan. Dalawa yan, yung isa na ayos ko na eh. Same cases din, pero itong isa namin to, gumagana to, maganda siguro pagkakasiliko niya, hindi pumasok yung moisture niya. Pero dito kanina pagbukas ko, kung makikita nyo, puro tubig yan, kaya nagkaroon na rin na ng grounded, nagkaroon na siya ng low insulation ngayon at tinanggal ko siya, kaya nawala na siya. So pero para sure pa rin, i-sprayan ko siya ng electric motor, non-conductor to ah. Energizer electrical cleaner to. Non-conductor siya, mga partner. Kung gagamit kayo, dapat mga non-conductor. Panlinis lang siya. So ngayon okay na siya. Nakabit ko na to. After this to, dito, after dito, dito naman sa loob. So bali ang technique na pala, mga partner. Para matanggal nitong wiper, ito totoong pinakamismo wiper yan. Stationary lang po yun. Ito yung rubber siya, kung makita nyo. Ngayon ito, luwagan nyo to.
para itulak niya papalabas. Kasi minsan may mga corrosion yan, humid yung tinatawag. Ayun, sinupang ko na siya. Yan ang technique niyan, luwagan niyo to, itulak yung pataas, matatanggal ngayon to. Ito matatanggal to. Ito madali na lang to, dahil may goma siya, stationary lang siya. And after that, sigipan na natin to. Finalize na natin. Sigipan natin to. Sigipan natin yan. May lock washer yan, tsaka may washer lang. Sensya na kayo ha, kasi magalaw eh, nag-isa lang ako lang nag-i-video. Patayin nyo naman sitwasyon ko rito, napakataas. Hindi, okay na siya. Then, ito naman, tanggalin nyo kasi tinesting ko lang siya. Bakit ko tatanggalin? Kasi nalagay yung washer niya tsaka yung lock washer. Ito, yan. Ito naman yung lock washer. Pasensya na, sa video, pangit. Number 10. After that, ito namang mga wire na yan, ayusin natin, lagyan natin ng cable tie. Yan, nalagyan natin cable tie. Tapos nalagyan ko ng silicone dito. Okay, nasikipan ko na. Ito, nalagyan ko ng cable tie. Putulin natin ito. Tapos yan, silicone na. Nasikipan ko na ito. Tinurok sa ito para magtanggal. Wiper, saka ito yung stationary niya. Yan. Yan. Ito nyo naman ang task ko. Oh. Nahulog ka. Dalawa lang kakainat mo. Morgue. Hindi ka na kailangan hospital dyan. Ngayon, lalagyan natin ng silicone. Lalagyan natin yan. Applyan natin. Kaya lang walang nagbibideo sa akin eh. So ngayon kung makikita nyo, nakita nyo yung puti na yan, silicone yan. Para ka-penetrate nyo yung ulan dito pag pumasok. Hindi basta-basta kaya yung wait, pinakaano na moisture na. Hindi siya papasok dyan. Oh, ano pala video ko. Ngayon, ito, nakabit na natin yung ano, no? Ito. Skipan na natin. Balansehin nyo lang. Then ito rin lagyan natin ng silicone to kasi diyan papasok yung tubig eh. Ang naging problema nito, pinasok siya ng tubig, buti hindi na nabasa yung loob ng motor. Swerte pa rin tayo. Ayan. Kaya kailangan sipa natin ang gusto. Sa loob, check naman natin yung pinaka window wiper control unit nya. Titingnan natin kung ano naging problema. So sinwitch on ko, hindi siya gumana, ibig sabihin meron something sa ano, sa manual. Tinignan natin na meron siyang overload current relay siya. Ngayon papatay muna natin yung breaker. Yan. So ito yung breaker niya, kung makikita nyo, off natin bago tayo magtrabaho para safety tayo, hindi magkaroon ng short circuit. Ngayon ito yung manual niya. So, bago tayo kumalikot, huwag tayong kalikot ng kalikot hanggat di muna babasa yung manual. Always magpalo tayo sa manual. Kasi lahat naman tayo, hindi natin alam ang wiring diagram niyan. Kung mamaya, baklas ka ng baklas, iba yung nabaklas mo. So, ito yung katuloy pinakita kasi nyo kanina. Ito yung diagram niya, ito yung motor. So, na-check natin, okay yung motor. Tapos, ito yung pinaka-switchback niya. Yan. Ito yung switchback niya. Buksan natin yan. Yan. Yan yun. Ano naging problema? So sabi dito, meron siyang protection. Ayan o. Overcurrent OC, kung makikita nyo. Yan, protection. Switchbox.
Ito yung component ng loob ng pinaka mismong pinakita ko sa inyong ano, switch box, yung window wiper box na yan. Yan. Okay na may signal niya rito, may voltage siya, check natin isa-isa. Yan. Kasi ito, normally ito lang yan eh. Bali, magbabase tayo sa S2. Ang S1 nakakonect sa S2. Ano kung makita nyo, nakalagay sa switch. Yan, sa switch. Bye-bye nyo lang yan, oh. Oh, di ba? Oh, di ba? Huli na kagad ang problema. Bakit hindi siya, wala siyang line 2 or line 1. Yun. Yan, baklasin na natin yan. Okay. Yan ang pagkabuhayan. So, nabaklas na natin. Check na natin. Ayun, nakalagay. Window wiper. Check natin. Sabi sa manual, magkakonek si S1 at S2. Yan. Ito si S1 at S2. S1, S2. So, tumakbo si S2 papunta siya rito. So, dapat may signal siya. Yan. Tingnan natin. Test natin siya. Start muna natin yung breaker. Naka-off siya, off space heater. Okay. On na natin yung breaker. Okay, naka-on na siya. Let's close natin 'to. Close. Close na natin. Safety tayo para natin. On na natin, naka-on na siya. Ilagay mo muna sa zero 'to, itong trimmer niya, regulator. Ayun. Ayun, nakita niya, gumagana na siya, oh. Oh. Ang saya-saya, di ba? Ayan. Ayan, okay na siya. So, maraming salamat sa inyo, guys. Hanggang sa muli. Ito ang pogi kong second officer. Ayan. Mayaman na yan. Ayan. Salamat. Don't forget to subscribe. Salamat, ha? Don't forget to subscribe. So, ngayon guys, tapos na tayo sa project natin. Naayos na natin. Nakita natin ang problema. Ang problema niya ay yung ano niya, loob niya pinasok, nagkandak ng tubig sa loob siguro sa sobrang lakas ng ulan, bagyo, nakarang dumakami sa bagyo eh. So hindi ko muna siya ginawa kasi pinikilan ako ni Captain ang delikado daw kaya hindi ko siya binaklas. Ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon na mabaklas tong wiper na to. So nakita niyo naman may tubig, actually marami siyang tubig eh, nabawasan na lang yun kasi pagbukas ko lang cover na to, makita niyo yung cover na yan, bumuhos na yung tubig. At the same time, may naroon pang natira na tubig sa loob. Na pinatuyo natin, chinek natin yung motor. Pinakita ko naman sa inyo, hindi ko lang napakita kung paano ko i-check yung meter yung motor eh. Tapos ibang vlog ko naman, meron siya paano mag-meter ng motor. At the same time, tapos chinek ko rin yung capacitor niya, okay naman yung value ng capacitor niya, ayon naman dito sa motor, sa requirements niya. So, maraming ulit salamat sa inyo sa papanood ng video kong to. So, sa mga hindi pa nakakapag subscribe sa video ko, paki-subscribe naman para may mga matutunan tayo. Then, share nyo na rin. Tapos, click nyo na rin yung notification bell at paki-like na rin. Maraming salamat ulit sa inyo, guys. Thank you.